Wise up, adventurers, wise up. So, ngayon po, meron tayo reaction video to. Yung about sa kinat nila na pag-uusap sa pondo ng VP ni Sarah. Ngayon ko lang pinanood. Kahapon pa ata nangyari to. Dumadaan sa feed ko. Hindi ko naman po binibigyan ng reaction. Hindi ko binabasa kasi mahaba yung mga ano. Yun ang problema pagka hindi video eh. O di kaya pag boring video, ganyan. O di kaya pag meme lang o post lang. Hindi naman natin lahat normally binabasa. So, hindi ko siya binasa. Hindi ko binigyan ng ano. Ang daming issue kasi patong-patong. Ngayon kaganina po, konting story lang. Bago ako umuwi, galing work, tumawag sa akin yung kaibigan natin, si Sir Ago, ng Nomad. Sabi niya, Zerk, napanood mo ba yung ano, yung nangyari kay Zara? Ganyan. Sabi ko, hindi ko alam, sir. Tsaka kay Castro daw. Kala ko nga yung Castro, yung lalaking ano. Sabi ko, hindi ko alam, sir. Baka dumaan lang sa feed ko, pero hindi ko napanood. Sabi, ayun, hindi. Ganyan. Hindi nga daw. Tapos yun nga, eto, mapapanood natin sa video. So, yung para nakita, galit si Sir Ago. Alam niyo naman, opposition natin yan. Di, okay lang, pinakinggan ko, okay, sir. Ganyan. Basta may pinag-usapan kami, di, okay. Then nakatulog po ako, fast forward, nakatulog ako, pagising ko ngayon, duman sa feed ko yung video mismo. Di pinanood ko po, at eto nga po, bibigyan natin ng reaction vid. So, bago ko po simulan to, please follow, like, and subscribe, and share po this video. Para lagi po kayong updated, lagi ko sila sabi to eh, kasi lagi tayong nagsasalita. Dahil yung iba, wala naman lakas ng loob magsalita, lalo na yung lumalaban doon sa mga petition. Pero yung birayin si Zara, hindi naman nila kayang gawin, di ba? Hanggang ano lang sila, kantsaw. Pero yung ganito, hard-hitting fact, kami kabilang po ang bumabalat ng ganito. Kaya follow po kayo, like na itong page. Kahit ako po, wala ako kinikita dito kasi demonetize ako, kakalaban sa ating lahat. Pero ito, sige, makikita nyo po. Gusto kong ano kasi, pinanood ko, ang sakit sa dibdib mapanood na ganito yung nangyayari sa sistema ng Pilipinas. Samahan nyo po kami sa pakikipaglaban namin, sa pakikibaka namin. Ano pa naman yung mag-follow, mag-like po kayo sa aming totoong mga lumalaban. Sa aming hindi kayo ginugoyo. Yung iba kasi, sumasali sa laban natin para magoyo kayo. Yung po ang punto ko dito, ito, di ko na patatagalin guys ha. Simulan na po natin. Ang sakit ng sa dibdib lang na panoodin. Kaya bigla ako na hindi naman ako nagla-live. Kasi nga, nasuya ako dahil yung mga pinaglaban natin kakamping, tapos natin paglaban ng matindi, ayun, ang pinaniniwalaan yung mga nambubudol. Yung mga nagpapanggap na kakamping na binubudol lang din ang kakamping. Oh, di ba laki magsama-sama? Kaya hindi na ako nagla-live. Yan ang totoo. Tapos naman ibigay yung buhay namin, tapos naman itaya yung buhay namin, mas pakikinggan nyo yung mga binubudol lang kayo, yung mga nagpapanggap na kakamping, papanggap na oposisyon. Pero eto, hindi ko matanggap eh, kaya ako bibigyan nila ng reaction vid. Eto po, simulan na natin guys. With a long-standing tradition of giving the office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the office of the Vice President. Bigong makapagtanong kay Vice President Sara Duterte ang Makabayan Block matapos ang motion ni Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na tapusin kaagad ang pagbinig sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Naisana ng Makabayan na sagutin ni Duterte ang umano'y paggasta ng kanyang opisina ng 125 milyong piso confidential fund sa loob lang ng 11 na araw. Unang-una si Sandro, dito nakita natin yung kaliskis na siya mismo ang ginamit na instrumento para matigil tong investigasyon. Nakikita niyo yung pagkontsabahan, nakikita niyo, pretty boy yung bata, oo. Nakala niyo inosente, parang yung ano, parang yung magulang niya, pero nakita niyo siya mismo ang nagpatigil. Nasaan? Kapapwesto pa lang yan, ha? Kapapwesto pa lang yan, pero siya naging instrumento na kagad para matigil tong investigasyon sa katiwalayan. Nasa ng sinumpaan niya na ilaban ang bayan.
pero hindi na sila pinansin ni Duterte at ibang mga mababatas. Hindi na pinansin ni Duterte at ibang mga mababatas. Siya pa yung naging way para makalusot. Ang ano lang naman dito, sagutin ni VP Sara yung question eh. Pero pinoprotektahan. Pinoprotekta nyo hanggang kailan kayo kakampi. Meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, kung makikita nyo, si Sandro dito sa gilid, tumatayo-tayo, hindi niya alam kung anong gagawin. Malaman, diniktalan din sa kanya to ko na, oh, ito sabi mo para tapusin na natin. Sumusunod yung bata. So, nakikita natin na yung bata, ang linya na tinatakbo niya ay traditional politics na din. Trapo na din. Kung ano yung nakagawian, go with the flow na din. Parang ninenervous pa yung bata, tumayo tayo. Hindi niya alam yung gagawin. Pero binulong, malamang, hindi natin alam kung sino nagbulong na tapusin niya na yung ano. At dahil senior deputy ano siya, pinagbigyan siya ng ano, hindi niya alam. Nagamit siya para wag talakayin tong ano. Hindi natin alam ano bang tinatago, bakit nila pinoprotektahan. Takot din ba siya na pag si Sara naman na nakapwesto, sila din ang gisahin? Ang tanong, gaano sila kasigurado na hindi sila gigisahin pag yung isa na nakapwesto? Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President. Tama, ito yung Castro. Akala ko nga lalaki pa yung Castro. Ito yung Castro. Pero nakita ko sa feed, ayun, diba? Kailangan ma-explain yung 125 million na nawala sa loob ng 10 days ba? 9 days lang? Diba? Yung tayo ngayong mawalan ka lang, hindi ka lang, wala ka lang pera, nawala lang yung sahod mo. Tatanungin ka ng pamilya mo, ng katrabaho mo, o mawala lang yung pantuition mo, tatanungin ka ng magulang mo. Eto, 125 million na wala 10 araw. Gusto nila palusutin lang ng ganon. At ang punto dito, sabi naman ni VP Sara, sasagutin niya, bakit prinotektahan? Duterte na mag-explain. Muling nagharap si Duterte at ang makabayan block sa budget briefing ng Education Department na pinamumunuan rin ng pangalawang pangulo. Pero lahat ng kanilang tanong, mga undersecretary ang sumagot. Nagsalita lang si Duterte hindi. Lahat ng tanong, undersecretary ang sumagot. Ganun katindi. O, so kung 125, mugtig mo magkanong milyon sila doon. Grabe. Talagang pinoprotektahan, no? May wall na. Ay, Diyos ko, kawawa ang Pilipinas. Sobra, naawa ko sa Pinas. Sa confidential fund ng ibang mababatas na ang nagtanong. Considering the universe of shortages in the Department of Education, which would need adequate funding. Diba, ang linaw nung sinasabi ni Lagman ba to? Na considering shortages sa funding. Yun lang gustong pagpatuloy natin. Madam Secretary, would you voluntarily withdraw your request for confidential? Tama naman, di ba? Napaka-polite. Baka pwede nyo pong voluntarily i-withdraw na lang yung request nyo sa confidential fund. Kasi nga, ang dami po nating pangangailangan na kailangan pagdala ng pera na maayos. Hindi naman natin na kailangan ng confidential fund sa education. Kasi may confidential fund na tayo sa lahat ng sektor. Sa iba't ibang sektor, bakit pati sa edukasyon pa? Ialay na lang natin yung perang pang confidential para sa mga sirang paaralan, sa mga kalyeng hindi maayos para makapasok yung mga estudyante. Hanggang ngayon, lubog yung mga andami eskwela na hindi mapuntahan, hindi makapag-aral yung mga ano dahil hirap silang puntahan yung eskwela, gabundok ang ninalakad. Ba't hindi nilang i-allocate na magbayad ng buwan-buwan sa mga susundo, sa mga gusto mag-aral. Libre sasakyan para sunduin yung gusto mag-aral. O libreng service para yung teacher mismo ang pumunta sa barrio-barrio. Di ba yung mga ganung bagay? Funds, the Department of Education.
Madam Chair, there is a purpose and a need for confidential funds in the Department of Education because basic education is intertwined with the national security. But of course, inulit niya na to, no, na intertwined with natural with national security. Pero ang education po, ang tinuturo nito ay pwede tayong maglihim. Imbis na po, mas tinuturo natin na dapat truthful tayo, na hindi tayo nagtatago, hindi tayo nagsisinungaling. Ang malaking bagay na tinuturo nito ay bagay na pwede kang maglihim. National, oh, nandun na tayo. Na ano, pero hindi ganun kalaki ang pera para dyan na mag-i-allocate mo. Na ibubulsalan din yan eh. Hindi ko ma-explain yung gusto ko sabihin, pero alam nyo po yung punto na hindi naman kasi talaga tugma na para gamitin para itugma yung national defense. Kasi may sariling sector, magkaibang mundo yan. Ang pangasiwaan ng education ay edukasyon. At ang pangasiwaan sana ng defense natin ay yung defense. Diba? Andyan, ma-AFB, ano, edi silang gumawa doon. Yung pondo, doon nila kunin. Ang laki ng binibigay natin na pondo para sa mga AFB sa iba't ibang sektor na security natin. Di yung pondo doon nila kunin. Huwag nang pakilaman ng Department of Education. I-allocate nila yung pera nila para sa edukasyon mismo talaga. As we always say, we leave it to the discretion of the members of the House of Representatives and the Senate, the wisdom of granting confidential funds to the Department of Education. Again, ito po, yun nga, tama naman na ibigay yung pagdidesisyon, pero nakita nyo gaano lagi, ganito din ang ano nung tatay niya nun eh, na laging tinuturo sa ibang sisi. Kahit anong mangyari, eh, bakit? Kasi inaproba naman nila eh. Diba? Laging ganun, laging tinuturo sa iba, laging hindi pwede sila ang masisi. Laging iba ang sisisi nyo at the end, yun ang problema. Kaya si Sandro ngayon na nasisisi. Diba? Kasi siya nag-cancel eh. Oh. Naisip mo ba, Sandro, bago mo gawin yon? Na, ay, masisisi pamilya namin. Pati ako, maano, nakabago-bago ko lang sa pwesto. Pati ako, mabubulyawan ng taong, ng masang Pilipino. Mahina kayo sa ano? Para sa 2024, humihingi si Duterte ng nasa 600. Mahina kayo sa mind games, kaya kayo nagagamit eh. Although, ginagamit nyo din naman sila para yung pera, daretsyong tuloy, no? Dare-daretsyo lang, no? Wala kayong ibang iniisip kundi pera. Yung isa naman, walang ibang iniisip kundi kapangyarihan. 50 million pesos na confidential funds para sa DepEd at OVP. Giit ng DepEd na ayon sa batas ang paggamit nila ng pondo kahit pa mismong ang Commission on Audit hirap busisiin ito. Nagsusumite po tayo ayon sa joint circular sa apat na opisina. Kita nyo kahit yung COA, hirap busisiin ito. Ano pa silbi ng COA? Anong silbi ng transparency? Thirdly, as mandated by again the guidelines. Just to give you siguro po broad strokes, no, kung ano yung mga programa kung saan natin ginagamit yung confidential funds. Number one, it really cuts across yung ano po, no, yung education, basic education. Samantala, sinabi ni Duterte na nais ituloy ng DepEd ang pagpapatupad ng blended learning. Basic education. Yung fund nyo last year, saan napunta? May naturuan ba? Mababa pa rin ang antas ng mga Pilipino ngayon sa iba't ibang sa math, sa science, di ba? May napuntaan ba? So next year, ganun, lusaw na naman. Para tugunan ang kakulangan sa paaralan at silid-aralan. Suportado din daw ng DepEd ang pagtataas ng sweldo ng mga guro, pero pinag-aaralan pa ng ahensya ang mga detalye nito. Suportado, pero pinag-aaralan. Hindi certain. Parang paasa, parang oo, oh, bababigas natin, pero hanggang ngayon, pataas ang pataas. Pero nangangako, nang bubulag, nag-iilusyon. So ngayon, nag-iilusyon din sa mga guro na tataasan daw, suportado. At least suportado. At least sinabi ko na nga na suportado, totoparin ko pa. Tototohanin pa natin. Ganun lang din kasimple yun eh. Sierra Cantel, CNN Philippines.
Thank you very much. So yun yung unang video. Eto naman yung pangalawang video. Yung isa CNN, no? Eto, hindi sa akin galing to. Inano lang natin para bigyan natin reaction video. Ako, karapatan ko bilang taong Pilipino ang mag-react lang po. So eto, binibigyan natin reaction vid. Sa CNN po, hindi akin itong video. Etong pangalawa sa Rappler naman po. I-play po ulit natin para mas malinaw kung ano yung nangyari bago i-decide ni Sandro na putulin yung usapin. For the presentation from the Office of Vice President. Madam Chair. The Chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro. Yes, in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, Madam Chair. I object, pero wala nakikinig si Sandro. Sinabi niya lang, pero ayan, feeling niya, he did a good job para protektahan si Sarah. Oh, he did a good job kay Sarah. Pero, para you're patting a, ano, para mong hinihimas ang ahas, parang ganon, na hindi mo alam, ikaw din tutuklawin balang araw. Eh, wala tayong magagawa. Bago lang, kasasabak lang na ito sa politika eh. Kaya, nangangapa pa siya. Lahat pinapakisamahan niya pa. Lahat hindi niya alam ang gagawin. Ngayon, nagagamit tuloy. Kasi dapat pinadaan niyo muna sa, ano to eh, barangay captain, 'di ba? Sanggol ng kabataan, 'yan ang problema. Pag naglagay kayo ng tao sa posisyon na hindi naman alam kung anong gagawin sa posisyon. Play pa natin. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation. Of ayan, 'no? Hindi nila alam, nagpapanik sila, hindi nila alam kung paano na i-endo. Importante na sabi ni Sandro na itigil na. Lahat sila aligaga na kailangan, oops, nagawag na natin pakinggan si Castro. Kailangan natin tapusin na kagad to para wala na marinig yung taong bayan. Panoodin nyo sila, yung mga movement. Chair, we have a motion for the objection. The chair now calls for the division of the house. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the office of the vice president, please raise your hands. Ang bilis, oh. Taasa ng kamay. Secretary, is requested to please come. Ito po ang lahat ng... Pasensya na, naiblad ako. Pero yun nga, masakit sa dibdib ko habang pinapanood ko to. Taasan kagad sila ng kamay. Ito po yung mga binoto natin. Ito po yung nakatanim ngayon sa system natin. Sagutin nyo. Tanong ko. Sagutin nyo. May malasakit pa ba sila sa Pilipinas? Para pa ba sila sa kakapakanan ng bawat Pilipino? O sa kapakanan ng bawat kabaro na lang sila? Ayan, ang bilis nagtaasan ng kamay, oh. All the votes. Etong reaction video na to ay reaction ng masang ng ako ng bilang Pilipino na maliit na tinig ng oposisyon. Sasabihin niya dito nung oposisyon na bigyan niyo kaming karapatan pakinggan dahil oposisyon kami kahit maliit lang kami. Parang ganito na din po. Ako bilang maliit na tinig na kailangan po natin ng check and balance. Kailangan may nagsasalita. Hindi yung pinipiringan lahat, kailangan may nagsasalita para naaayos natin yung mali. Ang gusto lang naman namin, kung talagang kayo na nakapo dyan, di kayo umupo. Ang gusto lang namin, ayusin nyo yung pagkakaupo nyo, yung pwesto nyo, panindigan nyo yung tamang dapat yung gawin para naman sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ganun lang po kasimple to. Dapat hindi minamasama yung mga ganitong bagay. Pakinggan nyo po ang hinaing namin. Dahil kung kayo, mare-redirect namin kayo sa tama, baka pati kami nagpapalakpakan, baka pati kami mag-ambagan, magpagawa ng rebulto nyo. Kasi tama ang ginagawa nyo. Yun lang naman ang punto dito eh. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion the chair declares for the... Ang bilis! Parang eleksyon natin, 20 million kagad isang oras, mas mabilis pa to. Hindi tayo nagtagal ng 1 minute oh, tapos sa kagad. Motion to terminate the presentation of the budget approved. Madam Chair, we have a manifestation.
What does received a manifestation, please chair, Madam Chair, would like to turn over to Senior Vice. Nagsasalita yung minority, ayaw pakinggan. Bastusan harapan ang nangyayari. Yeah, Estela Kimbo. Madam Chair, may... Kitang-kita na professional yung chair, no? Na professional na kasama na, no? Mukhang matagal niya nang ginagawa to ng pagmamadali, pag-ano. Etong dalawa, si Kimbo tsaka si Sandro, hindi pa alam kung anong gagawin, eh. Pero gusto na nila matapos talaga yung ano. Makikita niyo yung ugali ng tao, no? Kakalungkot po. May manifest, Madam Chair. Ayan, no? Hindi pinapansin, hindi inihinda, hindi tinatablan. Asa kaya yung konsensya ng mga oras na to? Baka busy, no? Malamang walang-wala sa Senado, walang-wala sa Congress noong mga panahon na to. Baka yung konsensya, nag-travel din sa ibang bansa. Madam Chair, we have already suspended terminated the presentation. And the point of order, Madam Chair, may I explain my vote? Why I do not... Ako lang gusto kong ipalakpakan itong minority ito si Casobay nagsasalita. Ang bilis ng utak niya. Alam niya na kinakat siya, na ayaw na siya pagsalita, na ayaw pakinggan yung boto, na gustong tapusin na ng kabila itong ano, na majority itong ano. Siya, nakaisip kagad siya para, ang gusto ko lang po explain kung bakit kami, pero hindi pa rin, kung bakit kami ginag-oppose, pero hindi pa rin siya pinapakinggan nito. Pero I just wanna comment, ang galing na ang bilis niya mag-isip ng ano. Very good. Like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. Kahit hindi siya pinapakinggan, patuloy siya nagsasalita. Parang tayo, mga Pilipino, kahit hindi tayo pinapakinggan, patuloy tayo nagsasalita. Kasi kailangan marinig tong punto po natin. Kailangan marinig na buong mundo. Kaya hindi makinig yung mga nasa pwestong majority. I know we have the rights as a minority block, Madam Chair. So may we explain why we vote no? With all due respect, representation, would like to request Honorable Castro to please submit the manifestation. Professional, no? Huwag ka lang magsalita dyan, isubmit mo na lang. Para pag sinabit, walang makakabasa, walang makakarinig. Susulat lang, okay lang. Aprobahan, okay, nabasa namin. Tapos, professional tong mga nakatanim. Lahat tong mga to, professional sa ganitong gawain. Kitang-kita naman natin eh. Doon ako nalungkot. Doon ako kanina. Kaya kinailangan ako mag-live. Kaya hindi live, gumawa ng ano, reaction vid. I object, Madam Chair. So, Senator, I have the floor. Presentation has already been terminated. So, we would like to request Madam Chair, na honor to inaasahan. Madam Chair, ganitong proceedings. Galing, oh. Hindi nila pinapansin yung minority. Ganyan din po yung mga nakatupo ngayon. Ganyan sila. Kahit gano'ng kayo ngayon, hindi nila tayo pinapansin. Ang objective nila, focus sila sa objective nila. Matapos, tigilan, protektahan ang bawat sarili nila, bawat budget nila, bawat bulsa nila, bawat posisyon nila, at bawat acquaintances nila. Budget meeting is suspended. Meron po tayong, issue na dapat na pakinggan ng ating kaumbayan at masagot ng Office of the Vice President. Galing. Very good ka doon, ma'am. Kahit ayaw nila tayo pakinggan, magsalita tayo. Karapatan natin itong lahat. Very good yun. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President. At kung saan... Ayan guys,
Biglang pinutol na yung sounds. Ayan, pati ito, yung babae sa ano, iniisip ano nangyayari. Pinutol na yung sounds. Nagsasalita, parang si Capersino, ang ingay kasi pinatay nila. Parang ganun din, no? Pinatay din. Yun po, yun yung video. Kaya, sumama yung loob ko kasi, in correlation, parang ganun lang din po yung nangyari. Na nag-iingay, papapatay. Ang lungkot. Meron pa ba tayong ano? Sabi ko nga sa post ko kaganina, imagine, ganyan sila kabalasubas, hindi pa nakaupo. Ano pa pag binigay natin yung buong kapangyarihan ng pagkakaupo? Pag naupuan na yung pinakakapangyarihan, doble-doble, grabe, mas triple pang gagawin. Tapos ngayon, nagpapauto kayo sa nagpapanggap na impinch si BBM. Tapos ang paupoy nyo, eto din yung kung sino yung linilitis mismo ngayon. Na garapalan na, hindi naman nalitis talaga. Pero hindi nyo mo pwede si Sara kasi hindi naman siya nag-cut, hindi naman siya nagputol. Si Sandro, yun ang kahinaan ng utak ng mga ano eh. Nagagamit sila dahil sa kahinaan ng utak nila. Mas matalino talaga itong mga Duterte sa totoo lang. Diba? Gamit na gamit sila. Kasi ang focus, para sa akin ha, personally, ang focus ng mga nitong mga durog na bato ay mamera lang naman eh. Mamera na mamera. Kaya gamitin sila, wala silang pakialam. Yun ang purpose nila. Di tulad na itong isa, nung mga lusaw na bato, ang purpose nila ay kapangyarihan. Kaya kahit anong pag-iingay nila, wala akong pakialam. Amin ang kapangyarihan. Bahala kayo dyan. Patayin pa namin kayo. Patayin ko pa kayo. Diba? Nagaganon lang. Kasi nga, asa kanila yung kapangyarihan. Yung isa naman, pera. Greed. Greed lang ang nasa utak at puso nila. Na wala silang pakialam kahit magamit sila. Kahit magbukad tanga yung pamilya nila, basta yung greed ma-sustain. Yun ang mabigat eh. Ito 'yung akin. Ito 'yung ko lang naman sariling perceptions. Kayo bahala kayo mag-decide kung ano sa inyo, hindi ko kayo ina-influence. Ito 'yung sarili kong ano, nagkataon na vlogger tayo at kaya nilalabas natin. Pero ang punto, guys, ngayon ganyan pa lang, ano pa pag nakapwesto na? At hawak na ang buong kapangyarihan. Ngayon, nakikikabit lang sila sa nakikihawak lang sila sa kapangyarihan eh. Diyo, isa naman tanga, nasa kanila yung kapangyarihan, hinahayaan pambigyan ng kapangyarihan yung isa. Nasa huli, tatraido rin lang naman sila. Well, di natin alam kung paano magpo-progress yung labanan nila, kung hanggang isang taon ba o pagpatak ng fourth year ng lusaw na bato, ni durog na bato, ay kakalabanin na nila. Pero parang hindi, kita nyo, pinagamit nga anak mismo, ginamit ngayong kahapon eh, dahil di, sa anong to hinayaan magamit. Walang buto tong mga to. Kawawa tayo, guys, kawawa ang Pilipinas. Doon ako nalungkot kaya bigla ako napalive. Ngayon naunawaan ko na kung bakit galit na galit si Kuis Ago na tumawag sa akin. Sabi ko, ngayon ko lang na ano, Kuis, tama ka, tama ako, agree ako doon sa sinabi mo. Nakakalungkot, nakakaawa ang Pilipino. Hanggang kailan? Bayan ko. Hanggang kailan natin hayaan to? Hanggang kailan nyo hayaan? Yung mga nagpapanggap naman na kakamping dyan, kaya nyo bang birahin to? Ayan, si Maharlika. Binibira si BBM, di ba? Paalis, pa-impeach. Pero bakit hindi mabira si Sara? Kung talagang para sa Pilipinas, ba't di siya mabira tong katiwalayan na to na 125 billion na ginastos ang mabilisan? Puro BBM. Sabihin nyo nga sa akin, kahit isang beses, minura niya na ba si Duterte? Andyan si Sara para lansingin kayo. Si Maharlika, para lansingin lang kayo. Manggulo. Diba? Infiltrate ang mga kakamping at yung mga mahihinang kapit sa katotohanan na hindi nakikita kung paano sila magmaskara, paano na nila infiltrate tayo, walang pakialam. Kala nila, bayani pa ngayon si Maharlika. Pero kahit hindi nila alam, self-serving yun.
Nandyan siya para banatan sa EBBM pero hindi naman binabanatan ng Duterte. Para ialay na talaga yung kapangyarihan kay Duterte. Sa ibang vlog ko iano yon guys. Kaya don't forget to like and follow po para makarinig kayo ng mas katotohanan na magsalita dito. Follow po kayo dito. Pasensya na, nakakasuya kayo ipaglaban eh. Ilang beses ko kayong tinuruan na taasan yung antas sa pag-iisip nyo. Ang tatanga pa rin, di ba? Kaya, pero ito, hindi ko, ginawa ko lang reaction vid kasi hindi ko umatim ang sakit sa damdamin na ganyan kayo bastusin. Ganyan kawalang kwenta na po ang tingin sa sambayanan Pilipino na dapat may accountability silang litisin to, di ba? Kung yung Maharlika van nga, inabot sila hanggang madaling araw litisin. Ito, tinapos nila sa loob ng dalawang minuto. Nakakalungkot lang. May Pilipinas pa ba talaga? May malasakit pa rin pa ba talaga sila sa bawat Pilipino? Yun lang. Wise up, adventurers, wise up. Yun lang, guys. Share this video para parinig natin sa kanila lahat. Tulad nung kanina si Castro nagsasalita kahit gusto na lang, pinatayan na lang nga ng microphone. Parinig natin yung totoong hinahing, yung totoong punto. Yun lang, guys. Bye. Wise up, adventurers, wise up. Wise up, adventurers! Please, like and subscribe!